Magandang araw. Welcome sa Kasayahan, ang pinadaling talakayan sa kasaysayan. Populasyon ng India. Ang India ang pangalawa sa mga bansa sa daigdig na may pinakamalaking populasyon na umaabot ng humigit kumulang na 1.22 billion. Pangalawa ito sa China na may humigit kumulang na 1.35 billion populasyon. Sa bilang na ito, tinataya na 17.31% ng kabuuang tao sa daigdig ay naninirahan sa India. Ilan sa mga pangunahing dahilan ng paglaki ng populasyon ng India ay kahirapan, relihiyon at kultura, mataas na fertility rate, pagbaba ng mortality rate at migrasyon. Ayon sa ABC News, humigit kumulang 33 batang isinisilang sa India kada minuto, 2,000 bata kada oras at umaabot sa 480 kada araw. Ang patuloy na paglaki ng populasyon ng India ay nagdudulot ng pagbagal ng pag-unlad ng ekonomiya nito. Dahil sa pagdami ng tao, mas marami ang naghahati-hati sa pinagkukuha ng yaman nito. Ang dating para sa isang tao, ngayon ay pinaghahatian na ng dalawa o higit pa. Ang pangyayaring ito ay nagdudulot ng kakapusan sa pagkain, damit, tirahan, gamot at maging hanap buhay. Dahil kapos sa pagkain, maraming kabataan ang malnourished at nagkakasakit na hindi rin kayang ipagamot dahil sa kakulangan ng gamot, doktor at ospital sa bansa. Ang India ay isa sa mga bansang papaunlad pa lamang. Limitadong hanap buhay na pwedeng pagkakitaan ng tao, kaya mataas ang unemployment at underemployment. Dahil sa kawalan ng hanap buhay o pagkakaroon ng mababang kita ng mamamayan, mas unang tinutugunan ang pangunahing pangangailangan ng pamilya, gaya ng pagkain, damit at tirahan. Karaniwang hindi na pag-uukulan ng pansin ay ang edukasyon. Walang kakayahan ng magulang na mapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Kadalasan ay pinatitigil na sa pag-aaral ang mga anak upang makatulong sa paghahanap buhay. Ang kawalan ng edukasyon ng mga kabataan ay lalong nagpapataas ng unemployment at underemployment rate. Dahil walang sapat na kasanayan at kaalaman ng mga ito upang matanggap sa mas maayos na hanap buhay. Dahil konti ang kita ng mamamayan, maliit din ang kita ng pamahalaan. Hindi ito sumasapat upang matugunan ang mga pangunahing serbisyong kailangan ng mamamayan. Wala rin sapat na puhunan ang pamahalaan upang makapagpatayo ng mga infrastruktura gaya ng mga daan, tulay, paliparan at iba pa upang mahikayat ang mamumuhunan sa bansa. Matapos mong marinig ang populasyon ng India, halina't subukan mong sagutan ang mga sumusunod na pamprosesong mga tanong. Una, ano ang dahilan ng patuloy na paglaki ng populasyon sa India? Ikalawa, nakaaapekto ba ang populasyon sa pamumuhay ng mga tao sa India? Patunayan mo nga. Ikatlo, paano nakaaapekto ang populasyon sa kapaligiran sa India? At ikaapat, paano nakaapekto ang patuloy na paglaki ng populasyon sa pag-unlad ng India?
Maraming salamat sa panonood muli. Para ma-update sa mga bagong video, mag-subscribe lang kayo at pindutin ang bell button. Hanggang sa muling pagtatalakay ng kasayahan, ang pinadaling talakayan ng kasaysayan. Hanggang sa muli!